Hi guys, good morning. So, ngayon i-demo ko sa inyo kung paano natin i-configure yung ating wireless bando. So, una, connect nyo muna lahat. Ayan. So, connected siya sa pati disabler, saka yung sa coin, then power. Pagkatapos, connect natin siya sa ating USB papunta sa ating laptop. Next na gawin natin is i-set natin siya into config mode. Para mag-config mode siya, press nyo lang yung button, kasi button yung andito, so connect ko lang muna. Then, press ko yung reset. So, naka-config mode na yan. So, connect ko lang siya. Then, open natin yung ating Arcline Configurator. So, refresh natin ito dito habang naka-connect lang yung button. Then, press natin yung connect. Tapos, hintayin natin siya mag-connect. So, yan. Connected na. Next natin gawin, so, pininitanggalin yung button. Next natin gawin is i-load keys muna natin. Load keys para ma-save yung keys natin sa ating database. Tapos, save natin ng fee. So, dito, i-discuss ko sa inyo yung bawat attributes dito. Dito yung sa rates natin sa prices. So, paano tayo maglagay ng rates? So, for example, ito merong 1 amount, 1,000 R, 1 validity. So, pwede ilagay ito 5. So, ganyan nyo, 1 R. So, yung concept dito ng 1 R at saka time, same sa marketing. So, kung 1 day, 1 D. Kung minutes, 30 AM. So, natin 1 R. Ito yung lalabas naman sa ating device, sa display, at saka sa ating ano, hotspot profile. So, hangin natin siya, R1. Tapos, validity. So, ito, hindi pa ito gumagana ngayon, pero eventually, nakano to siya, scheduler. Automatic siya mag-create ng scheduler na ano, doon sa ating MicroTik para i-delete yung mga na-expired na or hindi na valid na mga code. So, add lang natin. Yan. Tapos, lagay tayo ulit ng 10. Natin 10. Natin 1 day. 1 day. 1 day. Tapos, R2. 2. Yan. So, yan ang yung sa rates. So, pwede kayong maglagay up to 100 na rates dyan. Depende sa inyo. So, itong main device, ito yung lalabas dun sa total sales na name. So, pag isa lang, main device na yung ilagay nyo. Pag ano, pwede yung device 2 or sa tindahan ni Aling Nena, ganun. Huwag yan lagyan ng space. Parang okay. Tapos ito, ito yung SSID ng inyong AP or ng MicroTik ninyo pag sa Half-Life. Then, lagay nyo lang user, paka password. Ito, pwede kayo mag-create ng system user na para sa kanya. Para at least malaman nyo kung okay yung device kasi makikita nyo kung nagko-connect siya yung user na to. Then, hotspot public folder. Ito yung kung saan natin ilagay yung hotspot. So, take note, may kasama na to siyang hotspot na pwede natin i-upload. Tapos, pwede nyo lang edit yung design kung hindi nyo gusto. So, pag ano, yan, by default, salagay natin sa public. Tapos, pwede na pag sa hex GR3, may flash yan. So, lagay nyo lang yung flash. Tapos, slash, public. So, ganun lang yung sa GR3. Tapos, yung IP address niya. Then, hotspot profile. Tapos, default profile. Yung default profile, ito yung gagamitin niya kung wala dito sa rates. So, meron din tayong ano dyan ha, sa user profile mode. Pwede default user profile. Pag wala dito, for example, nagulog ako ng 11, so mapupunta siya sa default user profile. Pero, pag nakaset na last user profile, since nadaanan niya itong R2, yung gagamitin niya is R2. Pag 6 yung hulog natin, since ito yung nadaanan niya R1, gagamitin niya is R1. So, pag sa last user profile. So, ayan. Ito yung sa top na text na nakalagay. Ito naman sa bottom. So, pwede nyo palitan. So, nakaset lang siya sa 20 characters.
Tapos itong remote config, ibig sabihin nito, pag enable mo to, gagamitin niya yung remote config. Ipakita ko sa inyo mamaya kung paano nag-work yung remote config. Tapos delete expire codes para to sa validity, pero sa kanya yan, naka-disable muna natin. Itong vendor run mode, ito yung pag gusto nyong naka-config mode, kung gusto nyong mag-debug, kasi may pang-debug tayo dito, pang-debug, i-config mode nyo, or else naka-run mode lang. Then, coin disabler, kung sa mga bagong kit, meron na mga ganyan. Ito yung sa pag-disable ng setcoin. Then, code prefix. Code prefix, for example, meron kayong code, lagyan siya ng prefix para ano. For example, may 6 numbers to, meron siyang, lagyan ng S, so S tapos yung code. So, okay din yan siya para ma-determine nyo kung saan nang gagaling yung pag-generate ng code. Then, code character, code type, username, username, password only. Password, ito yung gagamitin natin sa pag sa codeless, naka-username password. So, yung sa gusto na naka-username lang, gagawa lang ako ng build para doon din. Then, 20 by 4, minutes per piso, ibig sabihin nito, pag mawala dito sa ano, sa data, ito yung susundin niya. Pag 11, maging 1 day and 12 minutes. Pag set niya sa 0, pag wala dito, 0 siya. Kung 10, magiging 0 siya. Kailangan niya muna maglagay ng ano, naka-rates. So, yan. So, itong default user profile, yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Then, yan. Yan lang. Tapos, save natin yung config. Then, upload natin. So, na-upload na natin, pwede natin mag-disconnect. So, tapos, yan, press natin yung reset. So, take note. Nanggal ko na yung device. Try natin siya mag-load. So, yan. Remote config loaded. Kasi naka-enable yung ano. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo yung paano yung pag-upload sa user profile. Sa hotspot portal natin pala. So, ito yung naka-FTP tayo. Ito yung meron na kasi akong kanina eh. So, delete muna natin to. So, refresh. Ibig sabihin, wala na tayong public na folder. So, ito, kung anong nakaset na public niya, magkikreate siya ng directory doon. So, click lang natin tong upload hotspot folder. And refresh natin. Automatic na siya agad mag-create ng ating file para doon sa ano natin. Sa ating hotspot na codeless. So, next din is dito mag-generate ng main.json. So, pag-generate ng main.json, upload din niya yun sa ating system. So, check natin yung device. Reset natin. Oh. So, take note, hindi na siya connected sa ating ano. So, once na ma-configure mo na to, na connected na sa AP, saka yung mga ibang information niya, like yung user pass, username, password, kung mag-update kayo ng price, doon na mismo sa ating remote config. So, yan. So, naka-configure natin na price is yung 10 pesos dito is naka 1 day. Kita ka muna. 10 pesos is 1 day. So, try natin. 10 pesos. 10 pesos. So, yan. Yan. Press tayo ng button. And 10 pesos dapat 1 day. Yan, naka one day siya. So, generate tayo ng code. Yan, generate tayo siya ng code. So, verify natin sa ating MikroTik. So, meron tayong one day. Ngayon, gusto nyo baguhin yung ano, yung ating 10 pesos, gusto natin gawing 2 days. Or, gawin na natin ano pala, 2 hours. So, pwede natin i-delete. Delete natin siya. Okay.
fit na muna natin. So, nakasave na yung last na ginawa nyo dito kasi may database na siya. Delete muna natin siya. So, gawa tayo ng 10 ulit. Lagyan natin siya na 2 hours. 2 hours. So, R2. Ayan. So, add. Tapos, palitan natin tong top text sa tangyari. Test. Tapos, lagyan natin yung ito is 2 hours. Then, save natin. Tapos, generate tayo. So, uploaded na. Check natin ulit yung ating device. So, naka-arc lamp pa siya. Tapos, 10.5H. Reset natin. So, either reset natin or may timeout kasi ito na 5 minutes or hindi pala every 5 minutes mag-check siya ng bagong ng config. So, pwede yung iwanan nyo lang. Automatic na yun siya mag-reset. So, sinin nyo, test bend the wifi na 10H, 2H. Para natin, yan ang 10 piso ulit. Ay, hindi pa pala ako nag-press button. Press button. So, yan, 2 hours. Yan. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo yung ating sa hotspot profile natin. Hindi, sa ating portal. So, after natin mag-upload ng hotspot profile, automatically created na rin siya. So, mapapansinin mo, yan ah, naka 2 hours. 2 hours na siya. Automatic na rin dito, nagbabago. So, wala lang kayong i-edit na. So, pakita ko lang ulit. So, magdagay na lang ako ng ano. Lagay na lang ako ng another amount. Lagay natin 20. Lagay natin 1 day. 1 day. So, add natin. Tapos, generate tayo ulit. Tapos, yan. Yan. Oops, mali. Yan. Refresh natin. Yan. Automatic na siya. Ay umabas. So, interconnected na sila lahat. So, sa insert coin, same pa din. Kung papansin ninyo, wala na akong ginalaw sa MikroTik na config. Yung upload lang, saka yung ibang information para sa hotspot. Automatic na siya nag-configure lahat. So, insert coin natin. So, lumabas na rin yung insert coin. So, yan. Generate na ulit. Generated na code. 2 hours. The same time, pwede rin tayo mag-extend. Extend tayo ulit. Yan. So, meron tayong 4 hours. So, take note guys, itong ano na to, itong updater na to, kasama to siya sa pagbili niyo ng ano ng device ko. So meron tayong meron siyang sariling hotspot folder, so pwede niyo lang siya edit. So kung gusto niyo edit, baguhin niyo lang yung mga information. So huwag niyo na lang galawin tong sa JS sa kayong ibang mga ano diyan. Basta edit lang, huwag lang kayo mag-delete. So yan. Then, meron din siyang, eventually, maglalagay din ako ng pang-configure ng hoplite, saka ano na, automatic na lang, para hindi na mahirapan. At the same time, mga verification sa ano. So, kung magbi-build kayo, or eventually, pag meron licensing, yung builder, andito na lahat yung kailangan nyo, para mag-create ng Wi-Fi bendo na mas mabilis, saka halos automated na lahat. So, yun lang guys. Thank you. Don't forget to like and subscribe.